Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin, paunang mensahe ni Taurus, I blame. I accept responsibility for my well-being. Ayan, you don't need to blame anyone. Hindi ba? At ngayon, maaring you're going to take full responsibility of yourself. No, lalo-lalo na sa inyong ano, sa inyong pag-aalaga sa sarili, sa inyong kalusugan, sa inyong health. No, kasi maaring overwork si Taurus. Maaring overwork kayo, maaring exhausted na kayo, yung ganon. And maybe sinisisi ninyo yun dahil sa inyong trabaho, ano, siguro may mga pananakit na ng katawan, may mga iniinda na kayong sakit sa katawan, iba't ibang parte ng katawan ninyo, maaaring ganun. And you are blaming it to your work, maaaring ganun ang ganap dyan, ano? Pero, you know, you're going to accept the responsibility for your well-being ngayon at, you know, you are going to be more responsible na sa pagmamanage ng inyong routine, lalo-lalo na sa pagmamanage ng inyong kalusugan. So, what else for Taurus? We have abundance. Yay! Napakaganda naman nito, Taurus. You have that spiritual power ngayon. Extra. No, na spiritual power ngayon in order for you to manifest abundance. At kung yung abundance na to, you know, it's not only limited to finances. It's not only limited to money. Pero abundance yan of anything. That could be the abundance of the universe na talagang dadating sa inyo, ibibigay sa inyo ngayon ng universe, no? So, maaaring abundance of money yan, love, energy, relationships, friendship, anything. It could be anything. So, we also have love. Ayan, speaking of love, abundance of love. So, maaari talaga na dumating talaga to, no? So, maaaring pagkakataon nyo na to na mag-welcome or mag-embrace kayo ng love and romantic relationship. Siguro, maaaring papasok ang iba sa inyo sa ganon. Or, it could be love in everything that you do. No? Or maaaring yung nararamdaman ninyo, you will be overflowing of love at this time. You're going to be oozing with love. Maaaring ganon. Possibly then na you're going to change your perspective dito, maaaring ganun, and you're going to change on how you're going to see things, no, around you. Maaaring sa ngayon mag-shift kayo into seeing things, people, and even situations, no, in the eyes of love. So maaaring talagang magmamature na kayo ngayon emotionally, posibleng ganun. So what else for Taurus? Your angel number is 0110. Ayan, belief system. Ayan, so maaari talaga na meron na dito bagong paniniwala kayo, Taurus, ano? Merong shift dito ng kung paano ninyo na tinitigdan ngayon ang buhay, kung paano na ninyo ngayon ititreat ang buhay in general, no? You're going to go after for what you want then sa ngayon. Yan ang unang mensahe sa inyo dito. And it feels like to me na wala na kayong uurungan dito, no? Kung ano yung gusto ninyo mangyari, kung ano yung in-envision ninyo for yourself, ay maybe you're really going for it. No, you're really going for it. You're going to pursue, no? At feeling ninyo, feeling ko mas ano kayo ngayon eh, mas confident na kayo, assertive na kayo. Mas malaki na ngayon ang paniniwala ninyo sa inyong sarili, sa inyong mga kakayanan, no? Dahil siguro marirealize din ninyo na you are equipped, no? Kung ano ang kailangan ninyo para na magtagumpay kayo, ay alam ninyo na meron na kayo noon. You know that you're blessed with talents, skills, and gifts, no? For you to be able to chase after what you really want to achieve sa buhay or kung ano man ang gusto ninyong marating. So, there is a promise din dito sa energy na to na yung mga pangarap ninyo is going to come true very soon. Kaya paghandaan nyo na yan, i-align nyo na inyong mga energies with that. We have 0220. Ayan, act on your idea. Ayan, so napakaganda. Talaga naman, you're going to pursue what you really want dito sa buhay ninyo. Kung ano yung gusto ninyo,
anong ideya ninyo, anong mga plano ninyo, talagang you're going to definitely take action towards that. Diba? Napakaswerte ninyo sa ngayon. Magiging, ano talaga kayo ngayon, magiging focused kayo sa ngayon kung ano man yung inyong gustong ma-achieve. You're going to be laser focused, iron the prize kayo, parang wala makaka-distract sa inyo ngayon, Taurus, no? Yun ang akin napipick up dyan. We have 1717, ayan, there is drama alert, ayan. So, maaring meron dito mga kaganapan sa buhay na medyo siguro, it's going to be like, ano, magulo, or may difficult situation pagdating siguro sa mga relationships, no? Yun ang napipick up ko dyan. Maaring, relationship not necessarily na nasa love and romantic relationship lang yan, maaring yan ay also gulo sa relasyon na sa kapamilya or relasyon na, you know, kaibigan ninyo, maaaring may hindi pagkakaintindihan, ano? And what you need to do here is you just need to step back a little from that, no? Kasi maybe kailangan nyo lang din dito ng kailangan nyo lang din dyan na mag-ano kayo, mag-step back kayo para na makapag-muni-muni kayo, marilis ninyo ang tension, marilis ninyo yung tension at pressure, kumbaga, no? Or ang galit, no? Yung galit na nararamdaman kung meron man. Kaya maybe you need to take a breather, no? At nang sa gayon, makapag-ano kayo, makapag-muni-muni at makapag-reflect kayo on what happened and what you need to do next. Ten of Pentacles energy. Napakaganda naman nito pagdating sa kaperahan, ano? Kasi this is also about wealth. This is about prosperity and abundance coming your way as well. At saka, this is also about family, no? Family legacy. Maari din ang usapan dito ng iba sa inyo is about mana, about inheritance, maaring pera yan, trust fund, ganun, or property. Maaring ganun ang inaayos na ninyo sa ngayon, Taurus. This is also, ano, siguro stability, you know? Financial security and stability for the long term, no? Para sa pamilya ninyo, para sa sarili ninyo, yung ganun. So maybe established na din kayo financially, stable na kayo financially sa ngayon. Kaya you'd be able to support yourself na ngayon and your family. We have Hierophant, Angel of Blessings. Ayan, nandito sa Angel of Blessings na magsasabog ng biyaya sa inyo. And yung biyaya na yan, that could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. Meron tayong abundance energy dito. Kaya maaring the abundance of the universe is coming your way. You never know. Okay? There could be wedding din dito, Taurus. Maaring meron din ditong usaping pag-aasawa na for some of you. Ito, tumalon. So, we have Six of Swords energy, resolution. So, definitely, you know, magkakaroon na ng resolution ng mga problema ng iba sa inyo dito, Taurus, if you are experiencing such thing, no, na meron kayong iniindang problema or meron kayong mga difficult situation and healthy situations na pinagdadaanan sa ngayon, this is the time that you're going to move on with that dahil magkakaroon na nga kayo ng resolution. So, this is also about travel, no? So, maaring meron ditong relocation for some of you then. And also, this is about moving on with your life. So, definitely, you're heading towards the light. You're heading towards something or somewhere na makakaasa kayong doon ninyo mararamdaman yung happiness. Doon ninyo mararamdaman yung peace, no? And harmony sa buhay. So, good luck, Taurus. And that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.